Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, sa isang pahayag sa kakapanalo pa lamang na ating kababayan na si Mercito Gesta kontra kay Jojo Diaz, kung saan nakapanayam ito ng Fino Boxing na uploaded sa kanilang YouTube channel. So natanong nga mga idol kung sino nga ba ang balak nitong kalabanin sa susunod, na nabanggit ni Gesta ang pangalan ni Ryan Garcia at Tank Davis. Subalit balak nga nito ay bumaba ng timbang at handang kalabanin si WBC, WBA at WBO rank contender William Cepeda ng lightweight division. So undefeated nga ito mga idol na huling lumaban noong October 2022 kontra sa tinalo ngayon ni Gesta na si Joseph Diaz. So may kartada nga ang Mexican fighter na 27 wins at 23 KOs. Well idol, inamin nga rin ni Gesta na nahirapan nga ito sa kanyang kalaban at hindi nga minamaliit, kung saan pinanatili nga lang daw nito ang maipagpalitan ng suntok kay Diaz. Sa kabilang banda naman mga idol, na una nang naging pahayag ni former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo na matapos matalo kay Brandon the Heartbreaker Figueroa ay aakyat nga ito sa 130 pounds. So good news nga mga idol para sa ating kababayan, kung saan nakuha nito ang ika-apat na ranking ng WBC Super Featherweight Division. So kung papalarin nga mga idol si Mark Magsayo, ay posible namang mapalaban ito kay WBC Super Featherweight Champion o Shaky Foster. So kung mangyari man ito mga idol, ay instant champion si Mark Magsayo sa 130 pounds kung maipanalo ang laban. So ganun pa man mga idol, ay magandang balita na nga din ito para kay Magsayo ang mapabilang sa WBC ranking ng Super Featherweight Division. Samantala mga idol, 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero at 2-time World Title Challenger Mercito No Mercy Gesta ay bagong muka ng Philippine Boxing ngayon. So isang araw si Gesta mga idol na bagong alas na pambato ng Pilipinas, kung saan sa impresibong panalo nito kontra kay Jojo Diaz ay marami sa mga boxing fans ang nagbunyi sa kanyang pagkakapanalo. So bukod sa naipanalong laban ni Gesta, ay inaasahan na nga rin na maipanalo ni Cuadro Alas ang posibleng parating na laban this coming of May. So bagamat hindi pa nga pinapangalanan mga idol ang kalaban ni Cuadro Alas, kung saan umatras nga raw si Rais Alim, ay tiwala ang karamihan na ibabalik ni Gesta at Casimero ang sigla sa mundo ng boxing sa Pilipinas, kung saan naging trending ang pagkakatalo ng mga Pinoy sa kanilang kalaban. So hanggang dito na lamang muna mga idol.